Hello! What's up mga kapapi? Welcome back to my channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng stopper sa mooring line. Okay? Ito ay para sa mga baguhan, lalo na yung wala pang experience kung paano maglagay ng mga stopper. Let's go! Ang paglagay nito, kailangan hindi nakatayo dito banda. Kailangan hindi dito banda, dapat dito. Para pag islak ng lubid, hindi na malayo yung naluwagan. So, ngayon ilagay na natin yung stopper. Ito yung unang paraan. Dalawang paraan to ang gagawin natin. Dito, ganyan. Pag nasa ibabaw itong isa, pag ikot niya mamaya, dapat sa ilalim na naman ito. Yan. Tapos, ilalim naman siya. Yan. Tapos, ibabaw na naman siya. Yan. Dito, ibabaw siya. Pagdating dito, ilalim siya. Pagdating dito, ibabaw naman siya. Tapos, yung dulo, kailangan mo pitin ng ganito. Yan. Pitin mo ng ganyan. Yan. Ganun ang paghawak. Tapos, syempre, mag-islak na yung kasama mo. Para to sa may kasama ka. Okay. So, ang pangalawa, ang paraan ng paglagay ng stopper ay ganito. Kung nag-iisa ka lang, kaya mo bitawan dito, tapos ikaw na maglagay ng lubid sa pitch. Okay? Ganito yung pangalawang paraan na maganda ito. Right. Kung ganito yung stopper, ganyan, dito yung isang, ayan, ang purma, ganyan, ha? So, dahan-dahan lang natin ito para makita nyo. Ayan. Dito, ito, dito. Parang naka-di-quattro siya, o. Yan, o. Yan. Dito yung isa, dito yung isa. Tapos, kunin mo dito. Pasok mo yung kamay dito, kunin mo itong isa. Hawakan mo ito. Isa. Kunin mo ito, hawakan mo ito. Yan. So, magiging ganyan na yung format. Okay. Ito, mabisa ito kasi maglalak agad ito. Habang nag-i-slack yung lubid, pag na-slack na, lalong maglalak ito. Pero, dadagdagan mo pa rin ng ganyan. Yan. Yan. Tapos, pwede mo siyang, okay, secure ng ganyan. Pwede mo siya i-secure na mahipit mo ng ganyan. Yan. Yan. Kasi ito, maglalak na to. Alright, ulitin natin para makuha ninyo, ha. Ulitin natin para makuha nyo. Okay. Pag ganito, dito yung kabilang dulo, dito yung kabilang ito sa ibabaw. Yan, ha. Tapos, kunin dito, hawakan mo ito. Tapos, lain on ganyan.
Yan, pantay mo. Ganyan. Saka mo. Okay, dagdagan. Yan. Ngayon, i-permes mo at ipitin mo yung dulo. Yan. Pwede mong bitawan yan. Ngayon, paglagay na naman ang low bed dito sa bits. Ang tawag nito ay bits pag nasa barko. Ang tawag nito ay bits. Pag nasa kwento siya, ang tawag sa kanya ay bullard. Yan ang pagkakaiba. Pag sa barko, bits. Pag sa puerto, bullard. So, ang paglagay, ang loose line dito, maglagay ka muna ng isang zero. Yan. Zero muna. Yan. Bago mo, i-putso. So, tayo sa kakayahan. Huwag tayong maniwala mo. Marami tayong kakayahan. Alright. Salamat sa inyo, guys. Don't forget to subscribe para update kayo sa susunod natin ng mga ginagawa dito sa Barco. Thank you. Bye-bye.